Mukbang ba to? Mukbang? Mukbang to guys. Nagmumukbang si Zane. Talika na dito. Tami ka dito. So ngayon is update. Wow, may butas pa yung aking damit. Ang laki ko ng gamit. Kaya mo na. So ngayon update lang sa aking second trimester. Wow, cheese. Ha? Cheese. Nag-iba yung gulay. Ngayon ay aking napakatagalog. Today is my English naman. Ako ay nasa 17 weeks na. Tama? Yes, 17 weeks na ako. So, ngayon, update lang sa aking second trimester. Mula nung nag-second trimester ako, 14 to 17, hindi ako masyadong nakapag-vlog nung first trimester ko, last ko ata is 11 weeks. Kasi, ang dami ko pang ano nun, ang dami ko pang nararamdaman. Ang lobo ko dito. wala na akong ano. Wala na akong mata pag tumawa. So, wala na akong nararamdaman masyado ngayong pumasok yung second trimester ko. So yung mga pagbabago, as usual, kitang-kita nyo naman, sobrang laki ng pagbabago. Kung malaki ako noon, mas lalong lumaki ako ngayon. Kaya grabe, laki ko sa camera. So, sa mga... Sorry, kasi ako ay may sipon. So, yung mga nararamdaman ko is medyo napawala na yung pagkahilo ko, pagkasuka, wala na. Pagdating na second trimester, nawala na siya. Yung hindi na lang talaga nawawala is yung pamamaga ng suso. Pamamaga ng suso ko, yun talaga kahit basta bagong gising ako or mag-ilip lang ako ng kaunti, masakit na siya. So, sa tuwing babangon ako, inaalalayan ko siya, hinahawakan ko siya na ganyan kasi masakit talaga siya, namamaga. Siyempre, yun is, hindi na mawawala yun hanggang sa, alam ko, hanggang sa mga nakanaka, siyempre, nag-aano na yun, kumbaga gumagawa na siya ng milk para sa baby. So, yun lang, yun lang yung hindi nawala, pero yung iba, minsan nahihilo pa ako pero hindi na yung hilong feeling ko, hindi na dahil sa ano, alam mo yung sa pagbubuntis, feeling ko minsan sobrang init doon, nahihilo ako, hindi ko alam. Ay, hindi na wala, andun pa rin yung pamamaga at yung madalas na pag-ihi yun, pero yung iba halos wala na, parang natural na lang ulit. Alam mo yung feeling mo, hindi ka na nga buntis eh. Kasi natural na yung nararamdaman mo bukod dun sa pamamaga ng dede mo. And then, naramdaman ko yung pagsipa. Hindi naman siya pagsipa, pero nararamdaman mong gumagalaw siya sa loob. Nung mga 15 weeks na ako, naramdaman ko siya na parang nakaupo ko lang ganyan, yung parang nakaslide ako lang ganyan. Nararamdaman ko parang, alam niyo yung parang isda na nagbumagapang-gapang dyan. Isda gumagapang, lumalangoy-langoy yun. Isdang lumalangoy. So, yun yung pakaramdam ko. So, ang tagal ko siyang hinawakan ng ganun. So, nararamdaman ko talaga siya. Hindi mo siya mararamdaman sa labas, sa tiyan mo, kasi hindi pa siya yung katulad ng pag malaki na is uumbok-umbok na. Hindi pa. So, mga 15 weeks, doon ko talaga siya naramdaman para siyang mga fish na gumagalaw-galaw sa loob. What? So yun lang, 15 weeks ko siyang naramdaman at ngayon, mga 17 weeks na, siguro mga nakarang gabi, mas nararamdaman ko na siya. So mga last day nung gabi, mas nararamdaman ko kasi siya pag ano na, yung matutulog na kami, mga 10, doon ko siya nararamdaman pag nakahiga ako ng, ramdaman ko na siya, talagang nag-tak, gano'n na siya. Yung sipa niya, yung kung ipaparamdam ko sa anak ko, mararamdaman niya na yun, feeling ko. So,
minsan lang eh, minsan lang magparamdam. So, naramdaman ko na yun sa 17 weeks ko na malakas na yung galaw niya. Pero hindi ganun kadalas. Tuwing gabi ko siya nararamdaman. Yun, tuwing gabi, baliktad. Kami matutulog na siya pagising. So, yun lang. Update ko. So, pre, ngayon na medyo malaki na yung chan ko, 17 weeks na. Hirap na akong maglaba. Alam nyo guys, kasi nasira yung washing namin. Kasi ang katangahan ko, ginamit ko yung washing na naambunan siya nung malakas na ulan nakaraang mga araw. Ulan ba yun or bagyo? So, naambunan siya ng malakas. Tapos, ginamit ko siya. Nung wala ng ulan, ginamit ko siya. Naglaba ako. At hindi ko namalayan na umuusok na pala. Buti dumating yung asawa ko. Umuusok na yun. Nakita niya, umuusok yung... Umusok na yung washing machine. So, ngayon, hindi na ako makapaglaba ng ganun katagal. Nakaupo ako. Siguro mga isang damit lang yung babrush ko ng ganyan. Nakaupo ako ng ganyan. Hindi na ako makahinga. Gusto ko lang i-ano yung likod ko kasi sobrang sakit. Ganun, naiipit na siya pakiramdam ko. Sobrang feeling ko, alam niyo yun, nasasaktan siya. Tsaka nasasaktan na rin ako. Feeling ko, naiipit ko siya ng ganyan. So, yun lang. So, mamaya, pupunta kami ng Pure Gold. Maghahanap kami ng washing machine. Titingnan natin kung makakabili tayo ng washing machine. So, pandemic at ECQ pa ngayon sa Metro Manila. So, sa Las Piñas kami titingin. Ewan ko lang kung bukas yung Pure Gold doon. So, yun. So, yun lang naman, guys. Hindi pa ako nakakapag alam mo, so daming napanood ko kasi pandemic ngayon, halos ang hirap kasi lumabas. Dami napanood ko. Ako lang ata na 17 weeks na hindi pa ako nagpapakonsulta. Hindi pa ako nagpapatingin. Monday ngayon, so Wednesday is ano na kami, mag-orientation na kami doon sa ospital na pupuntahan ko, na gusto kong, saan ko gusto mga anak. And alam ko yun, pag nakapasok ako doon sa orientation na yun, tuloy-tuloy na yun, doon ako magpapakonsulta sa kanila, sa mga doktor doon. So yun, update ko kayo dyan. Next, no, this coming Wednesday na. Sana makapasa tayo sa orientation. See you lang! Bye! Kumakain pala ako ng apple. Hindi ko na binalatan. Slap! Bye na! Bye! Bye!